Milk Minute. Mahalagang matutunan ang pagtatala ng datos dahil ito'y isang kasanayang nagbibigay sa atin ng isang malawak na karanasan sa pag-oorganisa o pagdodokumento ng impormasyon. Ito man ay nakasulat, oral o biswal. Ito ay hindi lamang impormasyong nabuo o nakolekta sa isang proyekto, kundi pati na rin ang impormasyon kung paano nakolekta ang material at lahat ng ideya at konklusyong nakapaloob dito. Paano ito nakatutulong sa ating pananaliksik? Ang pagtatala ng datos ay isang scientific process. Kaya naman ang kasanayang ito ay nakatutulong sa pagpaplano at paglalarawan ng protokol, manipulasyon ng data at pagsusuri, at interpretasyon ng mga resulta. Sa mundo ng pananaliksik, lubos kaming umaasa sa mga datos because we have a story to tell or problem to solve. Ang metodolohiya na isinasagawa sa iba't ibang larangan ng pag-aaral ay maaaring magkakaiba, ngunit ang bawat pananaliksik ay batay sa data na sinuri at binibigyang kahulugan upang makakuha ng impormasyon. Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabeleño, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga! Handa na ba kayo para matuto sa ating arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita sa wika at panitikan. Oras na para sa mga ariling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Filipino. Magandang umaga mga mahal naming mag-aaral sa ikasyam na baitang. Isa na namang pagbabahagi ng kaalaman ang aming hatid sa paaralang panghimpapawid sa Filipino. At isa na namang 3S ang aming hatid, saglit subalit sulit na talakayan para matuto sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong guro, si Ginoong Roberto U. Espanyol Jr. Maging masigasig sa pakikinig. Tiyak na madaragdagan na naman ang inyong kaalaman. Siguraduhin ninyong nasa komportabling lugar at maayos na maririnig ang ating broadcast. Lagi nating tandaan at huwag kalilimutan na dapat ay maisagawa ang mga sumusunod. Maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at magkaroon ng physical distancing. Ito ay upang makaiwas tayo sa COVID-19. Sa nakaraang aralin, ating tinalakay ang paglalahad ng pananaw, konklusyon at bias ng akda sa sarili at nakararami. Mayroon pa ba kayong natatandaan tungkol dito? Mayroon lamang akong ilang katanungan. Sige nga at ating subukin ang inyong kaalaman. Sa inyong palagay, ano-ano kaya ang magiging epekto ng nobelang No Limit Angere sa mga kabataan? Tama! Pagkatapos mabasa ang nobela, siguradong mauunawaan ng lubusan ng mga kabataan ang mga ipinaglaban ng ating mga ninuno at dahil dito, magkakaroon sila ng ideya kung paano ipagtatanggol ang ating bayan. Bakit mahalagang matutunan ng kabataan tulad mo ang akdang No Limit Angere? Magaling! Mahalagang pag-aralan ang nobelang No Limit Angere upang higit na malinang ang mga kahalagahang pangkulturang Pilipino o cultural values. Ito ang gumising sa mga natutulog na isipan ng mga Pilipino. Ito ang nagdilat sa mga mata ng ating kababayan sa kung ano talaga ang nangyari sa ating bansa noong panahong sinakop tayo ng mga Kastila. Higit sa lahat, maitanim sa ating puso't isipan kung paano ipinaglaban ng ating mga bayani ang ating kalayaan. Huwag dapat kalitaan,
kundi isa puso lagi ang mga pakikipaglabang ito. Tunay ngang nakinig kayo ng mabuti sa nakaraang aralin. Mahusay! Ngayon, batid kong handa na kayo sa ating bagong aralin sa araw na ito. Ang tungkol sa pagtatala ng mga nalikom na datos sa pananaliksik. Kung ikaw ay aatasang magsaliksik tungkol sa isang paksa, alam mo ba kung saan-saan ka makakakuha ng mga impormasyon o datos para maisagawa ito? Alam bang mahalagang malaman mo kung ano-ano o kung saan ka makakakuha ng datos para maging komprehensibo at sistematiko ang gagawin mong pananaliksik? Subalit ano nga ba ang pananaliksik? May ideya ba kayo tungkol dito? Ayon kay Constantino at Zafra, 1997, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, tao, issue at iba pang ibig bigyang linaw, patunayan o pasubalian. Sabi nga nila, kapag may suliranin, hahanapan ng solusyon. Ang tanong, kanino, saan? Narito ang ilan sa mga pinagkukuhanan ng datos o impormasyon kaugnay ng isasagawang pananaliksik. Una, hanguang primarya. Kabilang dito ang individual o awtoridad, mga grupo o organisasyon, mga kinaugaliang kaugalian, mga pampublikong kasulatan o dokumento. Ikalawa ay ang hanguang sekundarya. Ano-ano naman kaya ang mga kabilang dito? Kagaya ito ng aklat, mga nalathalang artikulo sa journal, magazine, pahayagan at newsletter, mga thesis, disertasyon, pag-aaral ukol sa pisibilidad, na ilathala man ang mga ito o hindi, mga manual, folyeto, manuskrito at iba pa. Ikatlo ang hanguang elektroniko. Sa internet, maaaring makakuha ng datos o impormasyon, subalit kailangan lamang maging mapanuri kung saang website ito at kung ito ay legit o hindi. Isa ring paraan ang pakikipanayam. Mabisa rin ito sa pangangalap ng impormasyon upang malutas ang isang soliranin. Sa pananaliksik, mahalaga rin ang pakikipanayam. Subalit ano nga ba ang pakikipanayam? Ito ay isang paraan ng paglikom ng datos at pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa taong may sapat na kaalaman sa paksa o mga datos na kinakailanganin ng tagapanayam para sa iba't ibang makabuluhang layunin. Sa pananaliksik, ang interview ay isang napakabuluhang paraan ng pagkuha ng mga impormasyon na magagamit sa pagsulat ng papel. Isa rin itong mabisang paraan ng pag-verify ng mga datos o impormasyong nakalap sa mga nakasulat na hanguan at isang pagkakataon upang ma-update ang mga impormasyong nakalap. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa gawaing pakikipanayam. A. Bago ang panayam, narito ang mga dapat gawin. Una, tiyakin muna ang layunin ng panayam. Sunod dito, pumili ng panayam na nagtataglay ng mga katangiang natatalakay. Ikatlo, itakda ang panayam. Alamin ang maluwag na oras ng taong kakapanayamin. Ganun din ang oras at tamang lugar kung saan gaganapin ang panayam. Ano naman ang gagawin sa takdang oras? Una, dapat dumating ng mas maaga sa itinakdang oras sa napagkasundo ang lugar. Pangalawa, magalang na magpakilala at ipaalala ang pakay. At panghuli,
maging masigla at magtiwala sa sarili. Sa kasalukuyan ng panayam, narito ang mga dapat tandaan. Una, maging tuwiran at matalino sa pagtanong. Iwasan ang mga tanong na sinasagot lamang ng oo at hindi. Ikalawa, magpakita ng kawilihan sa panayam. Ikatlo, huwag gambalain o putulin ang pagsasalita ng panayam. Ikaapat, huwag labis na pakahon sa mga inihandang gabay ng tanong, subalit umiwas din sa paglihis sa paksa ng panayam. Ikalima, makinig ng mabuti. Ikaanim, itala ang kinakailangang mahalagang kaalaman sa di kapansing-pansing paraan. Ikapito, huwag makipagtalo sa panayam. At panghuli, maging magalang sa kabuuan ng panayam. Pagkatapos ng pag-uusap, narito naman ang mga dapat gawin. Una, huwag pabigla-bigla sa pagtapos ng panayam. Ikalawa, iayos ang mga datos o impormasyong na itala. Ikatlo, sakaling may aninlangan hinggil sa kawastuhan ng tuwirang sinabi ng kinapanayam, makipagkita o makipag-ugnayan agad sa kanya nang sa gayoy maliwanagan at nang maiwasang may makaligtaang mahalagang datos. Panghuli, hanggat maaari, bigyan ng kinapanayam ng kopya ng transcript ng interview o output ng interview. Iyan ang mga gabay natin sa pagtatala natin ng mga datos o impormasyon sa pananaliksi. Naintindihan nyo ba ang ating aralin? Yes, sir! Mabuti naman kung ganoon. Ngayon, para masukat natin ang inyong kaalaman, kung talagang naintindihan ninyo ang ating paksa, ay magkakaroon tayo ng isang pagsasanay. Ang inyo lamang gagawin ay tukuyin kung tama o mali ang mga pahayag na aking babasahin. Sige, kunin na ninyo ang inyong papel at panulat at tayo ay magsimula na. Handa na ba kayo? Yes, sir! Sa unang bilang, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat sa pagsusuri sa mga ideya, konsepto, issue at iba pang nais bigyang linaw. Ano ang inyong sagot? Tama! Dahil ang mga detalye, datos o pahayag ay inuusisa, nililinaw at pinag-aaralang mabuti pag gumawa ng mga konklusyon. Ikalawang bilang. Ang radyo ay maaaring pagkuhanan ng mga impormasyon. Mahusay! Ang tamang sagot ay tama. Dahil bukod sa telebisyon, ang radyo ay mahalaga ring pinagkukuhanan ng mga impormasyon. Ikatlong bilang. Sa pakikipanayam, dapat ang mga tanong ay sumasagot lamang sa oo at hindi. Ano ang inyong sagot? Tumpak! Ang sagot ay mali, sapagkat iwasan ang mga tanong na sumasagot lamang sa oo at hindi. Ikaapat na bilang. Habang isinasagawa ang panayam, putuli na agad ang pagsasalita ng kinapanayam kapag nakuha na ang sagot sa tanong. Mahusay! Ang sagot ay mali. Hayaang magpatuloy sa pagsasalita at huwag puputulin agad ang kanyang pahayag. Panghuling bilang. Pagkatapos ng panayam, huwag kakalimutang magpasalamat at maunang aalis kaysa sa taong kinapanayam. Magaling! Ang sagot ay mali. Dahil pagkatapos ng panayam, hayaang maunang aalis ang taong kinapanayam bilang pagbibigay ng respeto. Marami ba kayong nakuha?
Mabuti naman kung ganon. Nagpapahiwatig lamang ito na naunawaan talaga ninyo ang ating aralin. Ngayon naman, para sa inyong huling gawain, sige, kunin na muli ang inyong papel at ballpen. Narito ang inyong gagawin. Magsaliksik tungkol sa pandemyang COVID-19. Magtala ng 10 mahalagang impormasyon at datos na nakalap kaugnay sa pandemyang ito sa pamamagitan ng panonood, pagbabasa sa social media at pakikipanayam. Tiyaking wasto ang mga impormasyong nakalap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maliwanag ba ang panuto? Yes, sir! Tandaan na ang pagwawasto sa gawaing ito ay babasahin ng inyong guro sa susunod na episode. Maliwanag ba mga bata? Yes, sir! Binabati kita dahil masigasig mong natapos ang araling ito. Alam kong nakakapagod, ngunit napakagandang pagkakataon nito para madagdagan at lumawak ang inyong kaalaman. Diyan na nagtatapos ang isa na namang 3S, saglit subalit sulit na talakayan sa ating aralin. Patid kong maraming naidagdag sa mga nauna mo nang natutunan. Panatilihin ang iyong pagiging masigasig sa pag-aaral. Hanggang sa muling pagtutok sa ating paaralang panghimpapawi. Ako si Ginoong Roberto U. Espanyol Jr. at sa ngalan ng ating scriptwriter na si Binibining Shara May O. Clemente at ng buong RBI production team ng SDO Isabela, ako ay nag-iiwan ng mga katagang mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Paalam! Ang ating radyo, pakinggan at unawa.
Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!